Welcome back kaibigan sa ating munting channel, munting Rabbit Tree. At ngayong hapon na to, ang pag-uusapan o sasagutin lang natin yung tanong ng ating mga kaibigan na medyo marami-rami din sila nagtatanong kung paano ba malalaman kung pinasuso o pinadidi ng mother doe o mother dam yung kanyang mga kids. Kasi nga hindi daw nila nakikita na nagpasuso yung kanilang mother rabbit. At nag-aalala sila dahil baka mamatay yung ating mga kids o mga kids na mga alaga nila. Actually po, ang rabbit pag pag-anak ay makaka-survive o mabubuhay sila for 48 hours. So, ibig sabihin, 2 days na hindi sila makasuso o makadidi ay pwede naman po. Siyempre, pagka ikalawang araw ay medyo mahina na rin yung mga kids natin. Kaya kailangan nating mag-force feed. Huwag na natin antayin na umabot pa ng 48 hours bago natin gawan ng paraan. So, meron naman tayong ginagawang paraan kung hindi nga natin pansin na nagpapasuso yung ating mga mother dam o mother rabbit. Pero ang unang sasagutin natin na sagot, paano ba malalaman kung nakasuso o busog na ang ating mga rabbit kids? At yan po. Tamang-tama ay meron tayong bagong nanganak na rabbit. Ang nasa likod ko ay 2 days old po yan. Ang sire niyan ay pure breed na palomino at saka yung dam na yan ay local New Zealand. So, ating alamin o sagutin yung unang tanong. Dalasan po ang mga mother dam natin o mga mother rabbit natin ay hindi po nagpapakita kung sila ay nagpasuso kasi nga mahihiyain sila. At kung sa wild man ay nasa ilalim sila ng kanilang mga kuweba kasi sa ilalim ng lupa sila nagtatago at doon din sila nanganganak. Okay, so sagutin po natin yung tanong na paano ba malaman kung nagpasuso na o busog na yung ating mga kids. Ayan, so itong rabbit na to, hindi ko napapansin na nagpapasuso siya simula nung nanganak siya. Pero malalaman natin na busog na ang ating mga kids. Tingnan po natin yung mga kids natin. Yan. Dapat bilugan ang kanilang mga tiyan at may kulay puti. Ayan po. So, tingnan natin. So, ito ay 2 days old na kid. Ayan po. Hindi masyado bilugan yung tiyan. Pero may kalakihan naman. Ayan. So, ayan. Tingnan natin yung ating kid na ito. 2 days old. Ayan. So, ito po ay medyo bilugan. Siguro kanina nagpasuso na ito siya. At mamaya-maya magpasuso na rin din sa ating mother dam. Ayan, kinakalmot-kalmot yung ating mga aking daliri. Ayan po, ayan, kinakalmot-kalmot niya. Ayan, so balik na rin lang natin yung ating kit. At huwag po kayong mag-alala kung huwag kayong matakot na hawakan yung mga kits natin. Hindi po yan pakikialaman ng ating mga mother dam. Okay, hawakan ko lang siya, pakita ko sa inyo mga kaibigan. Ang tiyan niya na may nakasuso na siya. Ayan o. Ito, kulay puti. Dumi pa ng kamay ko. Ayan, may kulay puti yung tiyan niya. So, ibig sabihin, nakasuso na ito kanina. At maya-maya, magpapasuso na naman si mother dam. Ayan. Kasi medyo lumit na ang tiyan. So, hanap tayo ng medyo malaki-laki ang tiyan. Kasi may mga kits din na kakaunti ang nasuso kasi nga medyo mahina sila or mas mabilis na sumuso yung isa. Ito malaki. Yan, malaki ang tiyan. Ito, klarong-klaro. Yan po, oh. Yan, bilugan ang tiyan at saka may kulay na puti. So, ibig po sabihin niya, nakasuso na ang kit na ito. At saka, tingnan nyo, bilog na bilog ang kanyang tiyan. Yan. So, bilog na bilog ang tiyan po. Ayan. Kung ganyan, dito yung kanyang stomach at puno ng gatas. Ayan po. So, kadalasan kung bago lang sila nagpasuso yung ating maridam, lahat bilugan po ang mga tiyan. Pero siguro mga 2 hours na siya tapos nagpasuso. Tapos maya-maya magpasuso na. Ito ay maliit ang kanyang tiyan. Tingnan lang natin. Meron naman kakaunti. Dito. Okay? So, 5 po ito. Magiging F1 palomino po ito.
kasi ang tatayan niyan ay pure breed palomino. Okay, so tingnan natin yung isang nanganak na rabbit natin. Si tatlo ang sila at saka malalaki. Ito po yung pangalawa nating rabbit dam na nanganak. Medyo mailap lang ito siya at ayaw magpahawak. Ito na corner ko lang kaya nagpahawak. Ito naman po, klarong-klaro ito. Kasi tatlo sila. Ayan. Okay. Ayan po. Oh. Bilugan ng tiyan. Tsaka may kulay puti. So ibig sabihin niya nakasuso na yung itong kids na to. Ayan. So ganun din. If one palomino ang kids na to, kasi pure breed na palomino ang kanyang tatay. Local New Zealand naman po ang ating nanay na yan. So, yun po. Oh, bilog na bilog ang tiyan. Busog na busog sila kasi tatlo lang sila. So kung marami sila, medyo hati-hati sa suso. O gatas. Ayan po. Ganun lang po kadali yung ating pag-check kung nasuso na ba yung mga kids natin at kung hindi pa. Kung hindi naman, ganito po ang gawin natin. So ganito naman po ang gawin natin pag hindi talaga nagpasuso yung ating mga mother dam. So pwede kayong kumuha ng nest box at ilagay nyo sa isang lugar, kunin nyo yung mga kids at kunin nyo rin yung mga dam o dam natin o mother rabbit. At hawakan nyo, ilagay doon at hawakan nyo mga at least 3 minutes. Ayan, hayaan nyo makasuso yung mga kids natin po. So for the sake of this video, ang gagawin natin, hawakan yung ating mother doe at ilagay natin sa nest box kasi kunwari hindi siya nagpasuso. Okay? Yan ang tawag nito na procedure ay force feed o force feeding. So be sure lang po nakilala niyo ang inyong mga mother dam kasi kung ayaw mo pahawak, ayaw mo magpahawak at siyempre baka makalmot pa kayo at makagat. Hawakan niyo ang mother dam at ilagay niyo sa nest box. Okay, so paamuin niyo lang kasi baka tatalon, maapakan niya yung mga kids niya. Pero mas maganda rin kung mataas yung nest box na gamit niyo. Ayan. Kitang-kita niyo naman, naghahanap na ng mga suso yung mga kids. Ayan. So at least gawin nyo siyang nandito sa nest box ng mga at least 3 minuto. Tamang-tama na po yun. Nakasuot na, busy-busy na yung mga kids natin. Naghahanap ng mga masuso. Ang nipple nga pala ng isang rabbit ay 8. Kadalasan 8. Meron din naman pong 10, lalo na sa mga malalaking rabbit. Kadalasan sa kanila ay 10. Pero sa mga medium size na rabbit ay 8 po. Ayan. So hawakan nyo lang siya hanggang 3 minutes para at least makasuso na po yung ating mga rabbit kids. Ayan. So nakasuso na yan sila. O sumususo pa. Ayan. So tanggalin ko lang siya. Tatalon yan siya. Ayan. Ayan, no? Bilugan agad, mabilis na sumuso, bilugan agad. Oh. Mabilis lang. Ang iba naman medyo mabagal. So hindi na kaagad na 'yan, nakasuso agad. Ayan. Pasensya na kung ulo lang yung hinawakan ko, gentle naman yung paghawak, pagkahila. Ito medyo maliit yung nasuso. Kaliit, kaliit. Anyway, magpapasuso pa yan ng maya yung ating mother dam. So, ganun lang po ang pag-check o paano malaman yung mga kids natin na busog na ba o nakasuso na. Tingnan nyo lang lagi ang inyong mga kids. At kung hindi man siya nagpasuso, kumuha kayo ng magandang paglagyan, hawakan nyo doon at ilagay yung mother dam. At least gawin nyo lang talaga ng 3 minutes. Mabilisan na kasi magpasuso ang rabbit. 2 to 3 minutes tapos yan. Tatalon na yan palabas ng nest box. Yan po, kung may tanong kayo, just comment below. At for sure naman, nasasagutin natin sa mga kaibigan natin na patuloy na sumusuporta sa ating munting channel, Munting Rabbitry. Marami pong salamat. At sa iyo kaibigan, kung bago ka lang dito,
dandiyan kitang mag-subscribe, mag-follow kasi nga nag-upload tayo ng mga videos tungkol sa pag-alaga ng mga rabbit. Sana po ay may natutunan kayo sa ating video ngayon at hanggang sa muli, marami pong salamat.